Let's go to Bohol! Kilalanin natin ang negosyong Tableya na nasa likod ng award-winning chocolate drink ng ating bansa. Isama pa ang negosyanteng nag-iisa na lang na gumagawa ng matandang produkto ng Bohol. Old fashion. Ay, back to old fashion. Dati na ba'y nakasaya yan? Ang tinapay na malutong o tinatawag na tinapay chips. Bonus pa rin ang swak na pampasalubong na torta at kalamay sa bagol. Nakakapagod. Tumatagot na kabawi sa kilig-kilig ko. Teka lang. Kapag sinabing Bohol, hindi lang daw Chocolate Hills ang tsokolate na meron dito. Dahil ang Bohol, kilala rin sa sikwate o ang chocolate drink na hindi nawawala sa hapag ng mga Boholano. Isa ang pamilya ni Dala Rich sa matagal nang gumagawa ng Tableya sa Bohol. Just a livelihood ni Mama before, we started, nilalako nila yung Tableya in different sari-sari stores around Tagbilaran City. We just have those small cacao trees at the backyard at the same time, like few kilos of cacao from the market, and we grind the Tableya in the wet market. After my college, I helped marketing the products outside Bohol. Naging mabili ang Tableya ang ginagawa ng pamilya ni Dala Rich. Bohol, especially Visayas, we don't drink coffee. We drink sikwate, which is chocolate. That's part of our culture. Bohol has a lot of cacao, heritage trees. Hindi lang kami yung gumagawa ng Tableya dito sa Bohol, but these are backyard Tableya makers. Mula sa kanilang pananim sa bakuran, unti-unting naging garap na negosyo ang paggawa nila ng Tableya. Mama started with 3 kilos lang na cacao. Before, when you buy cacao, kasi 35 pesos per kilo lang. Or libre yun kasi nasa likod lang. She started 500 pesos lang. Talagang marunong siya sa pera. When you're in a small business, if hindi ka marunong magpaipat ng pera, hindi talaga lalago yan. Sa kasalukuyan, mayroon na rin silang chocolate house na kinikilala sa Bohol at iba't ibang produkto na gawa sa Tableya. I question about why the Tableya is not, parang hindi kami proud on the Tableya. That's also the time that I actually dream of one day I'll go to Europe and study about chocolate. Now, we have different products. The Tableya, we actually process it like a chocolate already. And also, we innovate it to the artisan chocolate. Ang 500 pisong puhunan noon, nagkaroon na rin ng bunga. Isa na rin ang makilala ang Pilipinas bilang producer ng cacao, Tableya at tsokolate sa ibang bansa. We sent an entry in 2019 in London. We got a gold award for the drinking chocolate. From the 500 ni Mama na puhunan, I would say we can actually income 4-digit to 5-digits a month. Malaking tulong talaga yung business namin, not only for our family but also for our employees. May inumin, may pasok na biskwit at tinapay din ang mga Boholano. Only in Bohol nga raw matatagpuan ang tinatawag na tinapay crisp o chips. At kung mabigat-bigat naman na tinapay ang hanap, torta raw ang pambato nila. Yan ang ilang dekada ng negosyo ng pamilya ni Cecil. Sa noong araw pa, after World War II, pag walang yung mga tao dito, walang mga kabuhayan. Yun ang kabuhayan nila sa mga mother ko. First generation to second generation, after then third generation, ako na. Ang manipis at malutong na tinapay, suwak na suwak daw na pang merienda at kukutin. Naging matunog pa ito dahil ang pamilya na lang ni Cecil ang tanging gumagawa nito. Ang tourism na mismo, murag hintabang sila ang tourism sa Bohol na. Parang iano ba, advertise ang pista sa Bohol. Palaging out of stock kami sa tindahan namin. Kasi maraming tao na punta dito. Wala nang ibang gumawa yan nga tinapay. Kami na lang. Ang patong-patong at manipis na dough ang sikreto para raw maging perfect ang tinapay chips. Stretch ba? Parang manipis siya. Tatlong layer yan. First layer, lagyan ng mantika ng baboy. Pangalawa, lagyan din ng mantika sa baboy. Pag tatlo, lagyan din. Pagkatapos, para mag-crispy siya, paarawan. Pag hindi yan, paarawan. Hindi yan, ma-square, ma-ano lang yan. Liliit siya, para perfect siya. Mga 30 minutes. Tapos, sinasalang namin sa hudluhan. Hudluhan, parang clay.
Isa rin sa binabalik-balikan sa tindahan ni Cecil ang torta. Isang uri ng alsadong tinapay ang tinatawag nilang torta. Yung torta, parang bibingka, parang mamon. Sabi nila para sa mga sa Spanyol, doon natutunan nila. Sa mababang halaga lang noon sinimula ni Cecil ang kanyang negosyo. Mga 500 euro, malaki na yun. Kasi ang harina noon, 10 pesos lang isang kilo o 5 pesos. Noon, magawa lang kami ng mga 1,000 pieces. Pero ngayon, isang araw, gumawa kami ng 80 packs o 100 packs. Mas nagiging mabili raw ang mga gawang tinapay ni Cecil kapag may okasyon. Kaya naman panalo rin ang nagiging kita nila. Nakatikim lang isa. Tapos saan kayo nakabili nito? Doon sa Taluto. May piyesta, mag-order dito 5 dozen, 10 dozen. Nung araw pa, kita lang kami ng mga 2,000 per week. O ngayon, umabot kami na 10,000, 15,000. Hindi kumpleto ang pagdayo ko sa Bohol kung hindi ko masusubukan ang matagal na nila at ipinagmamalaking produktong tinapay crisp at torta. Kaya ako mismo ang dadayo sa paggawaan ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tayo na! Old-fashioned. Bakit ito old-fashioned? Dati yung may nakasaya yan. Kasi noon pang sa mga grandlolas namin. Ah, talaga? Oo. Masarap itong kainin kasama ang? Chocolate. Chikwate. Oh. Chikwate. Oh. Kape, pwede? Pwede. Tsaa? Oh, pwede rin. So, drink ba? Oo. Oh, oh. Talo ko, mainit pa. Oo. Oh. Tikman natin. Alam mo ito, kape, chocolate, pantirol, soft drinks, or tubig, or tsaa. Perfect ito. Kahit katanghalian tapat, ramdam mo ang linamnam. Siesta! Ito naman ang kanilang tinapay crisp. Malutong siya. Parang kumakain ng lechon. Ang lutong! Sarap. Ito naman ang kanilang torta o torta. So, para siyang ensaymada o bibingka. Ako, hindi ko kaya ubusin ito. Sarap. Ang masarap kasi sa kanya, hindi siya masyadong matamis. Bagamat meron siyang parang may sprinkle ng sugar, hindi siya masyadong matamis niya, hindi nakakaumay. Talaga naman sa sikwate at tinapay pa lang dito sa Bohol, tiyak solve ka na. Ate, magkano to? Magiging kumpleto ang pagdayo mo ng Bohol kapag natikman mo ang bagol. Opo, ang kanilang kalamay nasa bagol o bao. Isa si Lily sa lihiti mong gumagawa ng kalamay ng Bohol at ito na raw ang kanyang kinagis ng kabuhayan. Ito po ang pinaka-famous na delicacy po, na sweet delicacy dito sa Bohol po. Nagsimula po ito sa mga early forefathers po namin. Karamihan sa mga pamilya dito sa barangay po namin ay mga kalamay makers. Ito po ang source of income. Mga estudyante po namin ay nagiging mga professional po dahil po dito ang produkto na kalamay. Kalimitan sa mga negosyanteng kagaya ni Lily, minana pa sa kanilang mga magulang ang pagluluto ng kalamay. Kaya nang matutunan ni Lily, hindi na niya pinabayaang mawala ang produktong ito. Nagsimula po ito last 2011. Kagaya ko, ito po ay minamana sa magulang po namin. Mulang bata pa po kami. Ito na talaga ang hanap buhay ng magulang namin. Turista ang isa sa naging susi ni Lily para mas makilala ang kanilang produkto. Noon po, wala pa po mga turista dito sa Bohol. Kagaya ngayon, marami na pong mga turista na pumunta dito sa Bohol, karamihan sa kanila ay bumili na po ng kalamay. Dito lang po sa amin, ang kalamay na sa bagol. Pag fiesta dito sa amin, merong mga families na pumunta dito magbakasyon. Pagbalik nila doon, ay bibili naman sila ng kalamay para pampasalubong po. Damihan na po ang benta namin dahil sa mga turista po. Ang binabalik-balikan sa kanilang kalamay, ang pagiging makunat at malasa nito. Ang kanilang kalamay gawa sa purong gata at giniling na malagkit. Sa kanila hahaluan ng asukal at hahaluin hanggang maging makunat. Hindi nila nilalagyan ng mani ang lahat para sa mga suki na may allergy. Sa kabila ng dami nilang gumagawa ng kalamay, diskarte pa rin daw ang kailangan para kumita. Ang market po namin ay doon po sa Pier, ma'am, sa Tagbilaran po. 65 po kami lahat na members po sa asosasyon namin. Araw-araw po, gumagawa talaga kami, ma'am. At
meron namang member po namin na sa mall talaga. Nag-supply po, ma'am. Ang iba po ay pumupunta po sa mga tourist destination. Doon sila nagbibinta po. Eh, ang kita, kumusta naman, Lily? Sa ngayon, ma'am, sa buwan ng kita, eh ano lang po, ma'am, 6,000 lang po, ma'am, sa bawat membro po. Kayanin yung 10,000 pag December, lalo na pag May. Dahil na sa Bohol na rin tayo, mga kapuso, hindi ko palalampasin na matikman ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Bohol, ang kalamay sa Bagol. Pero syempre, bago ko yan matikman, makikigulo muna tayo. Tingnan muna natin kung paano ba ito niluluto. Hi, good morning po. Good morning po. Pakita niyo nga sa amin kung paano ginagawa itong kalamay sa Bagol. Yan, try ko nga. Tingnan ko nga ito. Tingnan ko nga, Miss Lily. Pero luto na to, no? Yes, luto na. Pwede po na itong hanguin, ba? Pwede na po. Gaano katagal ito lutuin? Sa 1 kilo po, ay abot po yan ng 2 oras po. Buti pala't kami dumating ngayon, luto na. Ayan, o. Oh. Ito yung kanilang kalamay sa Bagol. Ayan, kita niyo naman ang texture. Oh, wow! Mahirap din magkakayod, ha? Nakakapagod din, ano? Ang pinaka-exciting part dito, tikman natin to. Yes. Nakakapagod. Tumatagot, nakabawi sa kilig-kili ko. Teka lang. Para pala ito nag-aaral ka ng martial arts na... Karate, mama. Magkano isang ganito? 50 each po. Ay, ang mura lang. Dapat dumili tayo ng marami nito. Siyempre, lagi, pag nagluluto, ito yung pinaka-exciting part. Ito nyo, alam yung bao, oh. Kininis pa nila. Tapos yung laman nito, ginamit nila para doon sa gata. Tapos dito mo rin sila ibabalik. Habang binubuksan natin, Lily, may cover na. Tipo muna natin to. Ganito pala ito, no, para ka dito. Walang katapos ang pagbumaigot ng kutsara. Gigil na gigil ka na. Gusto, gusto mo na, pero matapos ka na, maputol ka na. Mainit. Para, tuloy-tuloy pala ito pag kinain. Parang tuloy. Dumudula sa lalamunan. So ito malamig na to. Malamig na po. Ah, so, ganun din siya, yung texture niya. Alam mo, makunat pa rin. Makunat pa rin po. Ang sarap. Masarap nga ang dula sa lalamunan. Hindi makakailan na maliban sa sarap na dala ng mga pagkaing Bohol, malaki bahagi rin ang mga ito para makilala ang kanilang lugar at para mapanatiling buhay ang mga pagkaing bahagi na ng kanilang kultura at kasaysayan, ang palaging bit-bit ng ating mga negosyante. Itong kalamay po ay mananatili po ito hanggang buhay kasi po ito talaga ang hanap buhay namin. Sa iba po mga negosyante ay kailangan talagang matyaga tayo sa pagbinta natin, kailangan malinis talaga ang pagluto. Parang nakatatap na talaga sa bayan. Ano lang, tiyaga. Tiyaga lang talaga. Kaya kung wala kang tiyaga, wala rin. Always kong sinasabi sa mga tao na look around you. Ano yung meron dyan na hindi natin na-appreciate when we were young? If you can see a product na hindi na natin binavalue ngayon, I think that's also an opportunity for you to innovate, to make something out of it.